partner, malapit na magpasko. May plano ka na ba this Christmas? Pag-iisipan ko kung paano ko i-spend ang me time. yun ang kailangan pag-isipan. Yes. Pero kung wala ka pang napaplano para sa iyo man o kasama ang pamilya, pwede ka magpunta sa dinarayo taon-taon na Belenismo sa Tarlac. Pati daw ang papal nuncio ng Vatican na pawaw sa nagliliwanag at makukulay na nativity displays. Ipapasyal tayo dyan ni Gary De Leon. Hindi kompleto ang Paskong Pinoy kung walang mga kumukuti-kutitap na mga pailaw. Sa Tarlac, tiyak na mabubusog ang mga mata sa naglalaki ang mga Belen at Christmas tree. Hitik sa kulay at mga palamuti. Ito ang taunang Christmas display sa probinsya, ang Belenismo, ang tradisyong sinimulan noong pang 2007. Sa 16 na taon ng exhibit, dumayo pa ang ilang ambassador. Very excited to see the Belens. Looking forward to that. That is why we're here, to see as many Belens as possible. Pasiglaban ang mga kalahok sa Belen exhibit. May bahay kubo ang tema. Napakaganda po. Sobrang ganda at makikita natin na talagang pinagandahan po nito ng NOLCOM. Meron ding Belen na nasa kuweba. It's really nice. It's so cool. And like, the music's also really nice. May gumamit din ng agila bilang simbolo ng pag-unlad at pagtupad sa pangarap. Edukasyon naman para sa kabataan ang tema ng Belen na ito. Simbolo ng pagsisikap ng mga magulang para sa kinabukasan ng mga anak. Ang isa pang Belen, ipinapakita ang diwa ng Pasko sa yakap at pag-aaruga. Isa sa mga namangha sa Belenismo, ang papal nuncio ng Vatican na si Archbishop Charles Brown. I'm delighted to be here as the Apostolic Nuncio, as the representative of Pope Francis. It gives me a lot of happiness to be here in Tarlac, to visit these wonderful Belens, and to see the cultural and artistic talent of the people of Tarlac. Sulit na sulit ang pagdayo sa Belenismo dahil nasa 50 Belen ang tampok dito. Kaya isama na yan sa inyong pasyalan list ngayong magpapasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.